Welcome back sa aking channel, mga ka-O-Sports! Ginebra versus TNT ang pag-uusapan natin sa video na ito. Battle nga ito ng mga top teams sa standing. Kung sino ang manalo dito, ay magkakaroon ng malaking chance sa spot para sa twice to beat advantage sa playoffs. Nagsimula ang laro na maalat ang offensive presence ng TNT katropa. Halos lahat ng itira nila ay hindi nga pumapasok. Sa buong first quarter nga, ay si Jason Castro nga lang ang nakahit ng 3-point shot. Sobrang malas nga ng TNT ng first quarter. Sila pa naman ang nangunguna pagdating sa scoring. Nag-a-average nga sila ng 100 points per game. Napakataas na scoring yan, mga ka-O-Sports. Pero hindi nga sila makapuntos tulad ng ginagawa nila ng usual sa mga past games nila. At dahil nga doon, buong first quarter ay nakuha nga ito ng Barangay Ginebra. Siguro nga, kaya nagawang makalamang ng gusto ng Ginebra ay dahil sa magandang depensang pinapakita din nila. Alam kasi nila na mataas kang pumuntos ang TNT. So dun nag-focus ang coaching staff ng Ginebra. Pagdating naman sa Barangay Ginebra team, si Stanley Pringle ay nanatili sa maganda niyang laruan at naging scoring machine na naman nga siya. Dahan-dahan ko nang nakikita sa Ginebra na nagiging go-to guy nila ito. Pag kailangan nilang umiscore, ay pupuntahan nga lang nila si Pringle. Pero pagdating nga ng second quarter, bumawi na nga dito ang mga katropa. Nakuha nilang makadikit kahit papaano sa Ginebra. Gumana na nga ang magandang ball movement nila. Nakagawa na nga ng punto si Ray Parks. At nakakuha na nga din siya ng mga magagandang rebounds. At yun, dahan-dahan na nga silang nakadikit sa laro. Natapos nga ang first half sa score na 32-36 in favor pa din sa Barangay Ginebra. Pagdating ng third quarter, si Tenorio na nga ang kumamana dito. Nakagawa agad siya ng 8 points pagbukas pa lang ng third quarter. Hindi lang yun, nakagawa nga din siya ng mga ilang assists. Ang inaasahan nga ng mga katropa dito ay si Pringle pa nga din ang gagawa. Pero binigo nga sila ni Tiniente at tinulungan niya nga ang kuponan niya na makaalagwa muli kahit papaano. Ayan ang kagandahan sa Barangay Ginebra, mga ka-O-Sports. Marami kang options. Nandiyan dyan si Scottie Thompson, Jeff Chan at marami pang iba. Nung mga nakaraan games niya, may kita nyo si Prince Caperal niyo pumuputok nun. Si Aljan Mariano nandiyan dyan pa. So madaming options. Hindi mo talaga alam kung sino yung puputok sa game na yon. Pero ngayon nga, napansin ko kay Prince Caperal, hindi na nga siya ganun kalakas umiscore. Siguro na-check na din siya ng mga kalaban nila. Kasi kung matatandaan nyo, nung first 4 games ng Barangay Ginebra, nag-a-average nga siya ng 15 points per game. Halos lahat nga ng itira niya sa 3 pumapasok. Ngayon, bantay sarado na nga siya. Nag-a-average pa nga yan dati ng 50% sa 3-point line. Kaya ang gandang tulong sana yun ng Barangay Ginebra. Pero kailangan i-adjust nila lahat pag kung ano yung depensa ng kalaban. At yun, mabalik nga tayo kay LA. Makikita mo nga sa kanya yung leadership. Kaya nga nagustuhan siya ni Coach Tim Cohn. Siya na yung nagiging coach ng mga players pagdating sa court. Kaya napakalaking role ng isang point guard, mga ka-O-Sports. Kasi siya na nga ang madalas na nagmamando at gumagawa ng plays. Kaya napakaswerte ng isang team kapag meron kang isang playmaker at scorer na point guard sa inyong team. Pero nung fourth quarter nga, mga ka-O-Sports, nakabawi nga ulit ang mga katropa. Nagawa nga nilang madikit ang laro. Natambakan nga sila matapos ang fourth quarter ng halos 12 points. Pero hindi nga pumayag ang mga katropa sa pamumuno ni Jason Castro na mahabol at mapababa nga sa 4 na puntos na nga lang ang lamang ng Ginebra. At pagdating nga sa dulo, kinapos nga ang TNT katropa. Sa aking opinion, mga ka-O-Sports, kaya nga natalo ng Ginebra ang TNT ay dahil nga din sa alat ng laro ni Troy Rosario na nakakuha nga ng 0 out of 15 field goals.
Tapos all in all naman para sa TNT Katropa ay nakakuha naman sila ng 5 out of 41 field goals. Take note, sa 3 point line lang yan mga ka-O Sports ha. 12% lang yan ng percentage. Sobrang baba nga niyan. Kaya yan ang nakikita akong dahilan kung papaano natalo ng Hinebra ang mga katropa. Ngayon ay malaki na nga ang chance na makuha ng twice to beat advantage ng Hinebra dahil sa nakuha nilang panalong ito.